Lamig Club. Meron dito sa kasama natin gumagawa dyan sa Lamig Club. Every time na kumakain ako Lamig Club, naalala ko Lamentation. Alam niyo mga nabisigil, merong, alam niyo mo saan makita Lamentation? Eh, di lang sa Bible. Saan sa Bible? Eh, di sa Old Testament. Nasa Old Testament po yung sangayang Lamentation. Now, alam niyo po na yung libro ng Lamentation, isa po siya sa libro na napakaraming binanggit patungkol sa faithfulness. Oo, ano pang iba. Pero para natin maintindihan ito, sandali lang po, bibigyan ko kayo ng background patungkol sa libro ng Lamentation. Ang sumulat ng Lamentation ay si Prophet Jeremiah. Alam niyo po, kilala ko si Jeremiah as the weeping prophet. Hindi po weeping rain, ha? Ay, ginalaman niya sa langit ko, no? Wala tayo dyan, no? Weeping prophet, si Jeremiah. Bakit po? Kasi yung kanyang panahon ng paglilingkod sa Diyos bilang propeta, nangyari na kung saan yung city of Jerusalem na besieged po, na-attack at nalupig. Ultimately, nawasa. Sino? Ng mga Babylonians. Yan ang storya. Siguro napaka-horrible po para sa isang propeta na talagang nagtitiwala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, na makita yung tinatawag na City of God, mawasak na lang ng ganun. Dahil sa judgment ng Diyos sa kasalanan ng mga tao, mga salita. Ganun po nangyari. Yung Lamentations po was written in the tears of the prophet. As he lamented, nananaghoy siya. Sa Tagalog, yung Lamentation, panaghoy. Okay? Dahil sa grabe po yung kanyang nangikita karanasan na na-devastate po yung chosen city ng Diyos. At yung chosen people ng Diyos na kihag, nalupig. So, Jerusalem had been under siege for 18 months. Inattack siya this time, 18 months. Can you imagine 18 months? Ha? Now, natural, hirap na hirap ang mga tao, gutom ang mga tao. Kasi noon, pagka inatakan ng isang city, kung matibay ang buog ng city na yun, yung wall at saka yung upo kanilang fence, no? Ang gagawin lang, palilibutan sila. Eh, hindi sila makakalabas sa syudad. Oh, hanggang kailan sila masustain ng mga naipong nilang pagkain? Hanggang doon lang yun. 18 months, wala lang sila makain. Gutom na sila. No po? At yan po ang ginagawa noon sa panahon naman nung pagka nagkakaroon ng gera. Ikakat yung supply mo at aantayin kang magutom, manghina. Grabe po ang nangyari sa Jerusalem to the point. In fact, it's unimaginable. The point na sa gutom ng mga tao pinakain ng mga bata. This is what happened. It's terrible. Terrible depiction. Kaya yeah, parang ayaw ko man sabihin. Yes. Now, dito po sa Lamentation 1 verses 1 and 2, makikita po natin yung salita ni Jeremiah nung pinitignan niya yung pagkawasak ng city, Jerusalem. Sabi niya, how lovely, oh how lonely pala, we love you. Ano bang klase ko kaya, lovely or lonely? Ha? Huh? Nasabi ko dito, how lonely sits the city that was full of people. How like a widow is she? Who was great among the nations? Dati, kilala, sikat. The princess among the provinces has become. Kita niyo yung klase ng, ano, regression, hindi progression. Dating sikat, kinikilala parang, ano, prinsesa. Ngayon, alinitin. Tapos, tingnan niyo pong kasunod. She weeps bitterly in the night. Her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she has none to comfort her. All her friends have dealt treacherously
with her. They have become her. Kung ikaw yung babae ng Diyos na nagsasalita para sa Diyos, ano nararamdaman mo? Kung titignan natin yung mga salita ni Jeremiah, may halong parang galit na siya. Opo. Sa Diyos. Kung bakit ganito at bakit mo inalaw itong ganito mga malungkot, pangit na mga pangyayari. Pero sa kahuli-hulihan, makikita natin yung lament niya, ano na, personal na. Hindi na niya binabanggit yung kalalagayan, nararamdaman ng bansang Israel at the time. Personal na, tingnan ninyo yung susunod na passage na ito. Sabi niya dito, why have you allowed this to happen to me? Why? Is it nothing to you? All you who pass by, behold and see if there is any sorrow like my sorrow. Personal na. No. Which has been brought on me. Personal na. Okay? Which the Lord has inflicted in the day of His fierce anger. Personal na. Tingnan natin yung verse 16. For these things I weep. My eye overflows with water because the Comforter who should restore my life is far from me. Sino tinutukoy niya? Yung Diyos ko na dapat mag-restore sa akin. Napanandang na, Lord. Nasaan ka na, Panginoon? Who should restore my life? Kung wala ka, Panginoon, sino na ang pwedeng tumulong sa akin ngayon? Is far from me, my children are desolate because the enemy prevailed. Yung kalaban namin, nagtagumpay na sila. Paano na ngayon ang buhay ko? Nasubukan niyo na bang gawing personal ang mga problemang nakikita niyo sa paligid niyo? To the point na dumating pa kayo sa mundo na sa'yo, Lord, paano na ngayon ako? So, paano ang nangyari sa storya? Tignan po natin ang storya at titignan natin yung verse 21. Sapagkat meron tayong makikitang paraan kung paano siya naka-ahon, nakabawi. Lamentations, chapter 3, verse 21. This, sabi niya, mahaba yung this, I recall, mabuti na lang, meron siyang binaring magandang alaala. Sino sa inyo dito ang magandang magandang alaala? Sa ginawa na Diyos sa buhay. Alam niyo ba ang mahalagang alaala? Hindi niyo ba alam? Maraming beses yan ang magiging susi sa pintuan ng pamalaya sa inyo. Merong natibay na alaala si Profeta Jeremiah. Dala-dala niya, pero sandali ang talimu. Kasi, ang nakita niya, yung magagtuhan, magagtuhan, pangit na talaga. Di ba ganun din tayo? Gusto na yung magagtuhan sa kapwa, pangit sa sarili, pangit sa sitwasyon, nakalulungkot, nakalulungkot. Pag nangyari yun, nangyari, natin mo sa kasunod, nakalulungkot tayo, di ba? Pag nanatili ka doon, ano nangyari? Later on, yun niya, pinupuntahan ng depression eh. Buti na lang po, meron po siyang isang bagay na alam niyang matipay. Pag-uwi sa Diyos. Amen! Sabi niya, this I recall to my mind. Pinalikan niya, inisip niya. Amen? At dahil doon, ano nangyari? Karoon siya ng pag-asa. Trabaho ko na din mo na nag-awag, nakawin yung pag-asa niyo. Alam niyo paraan para mangyari yan, makita yung larawan ng mga pangit na pipiliin ang takot sa iyo. Pag pinapasok mo yung larawan na yan, at yan na yung inisip ko, mawawala yung mga bagay na mga gagandang
bagay na dapat na sanang tinitignan mo, tinitignan mo sa mga bagay. Diba? Kung yun ang tututukan mo, lalaki yun eh. It will consume you, right? Pero nakakatuwa dahil yun, verse 20 says that. Through the Lord's mercies, masahin natin. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassion is not. We are new every morning. Great is Thy faithfulness. Wow. Amen. Amen. Praise God. Amen. Alam mo na yun, yung parang, paano na, apektado ka na, hindi na nakatulog. Alam mo, ang hirap hindi na nakatulog. Mas mahirap ang makaalala ng maayos ng mga bagay. No? Kaya minsan, bago mo makasabi ka sa ako, nalilimbes, tuloy mo na kaya, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya sa pag-pray mo na lang, sabi mo, sa tayo may mga sa mga patulong ng mga para makikipin sa tayo. Kung isa na sa isip ng mga theologically, ganun talaga yun, hindi mo wala kang tulog, wala kang kain. Apektado yung isip mo. Kaya naalala ko si Papa Tilaja, bago siya i-reserve kung paano, ipagpatuloy yung ministry niya, pinatulog mo na, pinakain pa. Pero dito, ang ganda kasi naalala niya alin, yung habag ng Diyos. Parang sinasabi niya, ganito man ang nangyayari, pero nandito pa rin tayo. Nakatayo pa rin tayo. Amen. Bagsak man tayo, pero di tayo wasak. Amen. At alam natin, nandito tayo dahil may habag pa rin ng Diyos sa buhay natin. You need to talk like that. Did you hear me? You need to talk like that to yourself. Kung wala magsasalita sa ibang tao para encourage ka, you need to talk to yourself. Katulad dito, si Jeremiah, he needs to talk to himself. I know that the mercies of God are still there. And because of that, hindi lang ako, lahat tayo were not consumed. Nasabi niya, dahil sa kanyang pagmamahal na hindi kumukupas at hindi bumibigo, it fails not. Sabihin natin, God's love never fails. God's love never fails. Oh, thank you. God's love never fails. Yes!